Magandang araw mga kaalam. Maraming katanungan ang bumabalot sa isyu ng Sabah, isang kontrobersyal na teritoryong inaangkin ng Pilipinas ngunit matagal ng bahagi ng Malaysia. Sa kabila ng kasaysayan ng Sabah, tila natatakot ang Pilipinas na igiit ang karapatan nito sa teritoryo. Kaya naman marami ang nagtataka, ano nga ba ang mga dahilan sa likod ng pag-aalangan ng Pilipinas na mabawi ang Sabah? At bakit tila masama ang loob ng Malaysia sa usaping ito? Una, balikan natin ang kasaysayan ng Sabah at kung bakit mahalaga ito sa dalawang bansa. Ang Sabah na dating kilala bilang Hilagang Borneo ay isang malaking teritoryo sa isla ng Borneo na mayaman sa likas na yaman at isang mahalagang parte ng kasaysayan ng Pilipinas. A. Ang pag-aangkin ng Pilipinas sa Sabah ay nag-ugat sa kasunduan noong 1774 nang ito'y ibigay ng Sultan ng Brunei sa Sultan ng Sulu bilang pasasalamat sa pagtulong ng huli sa paglaban sa mga rebelding Bruneian. Noong 1878, isang kasunduan naman ang naganap sa pagitan ng Sultan ng Sulu at ng British North Borneo Company kung saan ipinaupa ng Sultan ng Sulu ang Sabah sa British. Ang pagkakaintindihan sa salitang ito, kung ito ba ay isang lease o isang pagbebenta, ang naging simula ng mga hindi pagkakaintindihan hanggang sa kasalukuyan. Noong 1763, nang umalis ang mga Briton sa kanilang mga kolonya, pinahintulutan ng United Nations ang pagsama ng Sabah sa Malaysia kahit na may matibay na claim ang Pilipinas sa teritoryong ito. Simula noon, naging bahagi na ng Malaysia ang Sabah. At dito nagsimula ang patuloy na usapin kung kanino nga ba talaga dapat mapunta ang Sabah. Sa kasalukuyang panahon, tila masalimuot at mapanganib ang pag-angkin ng Pilipinas sa Sabah. Ang tanong ng marami, bakit tila natatakot ang Pilipinas na igiit ang kanilang karapatan? May ilang mahahalagang dahilan dito. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang diplomatikong relasyon ng Pilipinas sa Malaysia. Sa kabila ng hindi pagkakaintindihan sa isyu ng Sabah, mahalaga ang relasyon ng dalawang bansa pagdating sa ekonomiya, seguridad at politika. Kapwa miyembro ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, ang Pilipinas at Malaysia, at mahalaga ang pagkakaroon ng matatag na ugnayan sa loob ng ASEAN. Kung igigiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa Sabah, malaki ang posibilidad na magdulot ito ng tensyon at maging sanhi ng diplomatikong alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa halip na igiit ng hayagan ang kanilang claim, tila mas pinipili ng Pilipinas na huwag nang guluhin ang magandang relasyon nito sa Malaysia. Dagdag pa rito, ang Malaysia ay isang mahalagang kaalyado ng Pilipinas sa larangan ng seguridad, lalo na pagdating sa paglaban sa terorismo at iba pang krimen sa rehiyon ng Mindanao. Mayroon silang kasunduan pagdating sa seguridad at palitan ng intelihensya, partikular na sa paglaban sa Abu Sayyaf at iba pang teroristang grupo na nag-ooperate sa hangganan ng Pilipinas at Malaysia. Ang pagkakaroon ng tensyon dahil sa isyu ng Sabah ay maaring magpahina sa kooperasyong ito na maaring magresulta sa mas maraming problema sa seguridad sa rehiyon. Maliban sa diplomatikong ugnayan, isa pang dahilan ang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas. Mahalaga ang papel ng Malaysia bilang isang trading partner at source ng foreign investment para sa Pilipinas. Ang Malaysia ay isa sa pinakamalalaking ekonomiya sa ASEAN at ang pagkakaroon ng masamang relasyon sa kanila ay maaring magdulot ng negatibong epekto sa kalakalan at mga negosyo sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Sabah mismo ay isang mayamang teritoryo pagdating sa likas na yaman, partikular na sa agrikultura at langis. Bagamat may potensyal na mapakinabangan ng Pilipinas ang likas na yaman ng Sabah, ang agarang tensyon at posibleng gulo sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas ay maaaring magdala ng mas maraming problema kaysa benepisyo sa ekonomiya ng bansa. Ang Malaysia sa kabilang banda ay mariing tumututol sa anumang hakbang ng Pilipinas na mabawi ang Sabah. Para sa kanila, bahagi na ito ng kanilang soberanya at teritoryo. Matagal nang naninirahan sa Sabah ang mga Malaysian citizens at may matibay na ugnaya ng Sabah sa pamahalaan ng Malaysia. Ang anumang hakbang mula sa Pilipinas na mabawi ito ay ituturing ng Malaysia bilang isang banta sa kanilang integridad bilang isang bansa. Ang pag-aangkin ng Pilipinas sa Sabah
ay hindi rin tanggap ng karamihan sa mga naninirahan doon. Ayon sa isang referendum na isinagawa noong 1963, karamihan sa mga mamamayan ng Sabah ay nagpahayag ng kagustuhang maging bahagi ng Malaysia. Bagamat sinasabing hindi lahat ay sumang-ayon dito, ito pa rin ang naging basehan ng United Nations para isama ang Sabah sa Malaysia. Sa makatuwid, ang pagpipilit ng Pilipinas na angkinin ang Sabah ay maaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa mga taong naninirahan doon na maaring mauwi sa kaguluhan o hidwaan. Isa pang mahalagang dahilan kung bakit tila natatakot ang Pilipinas na mabawi ang Sabah ay ang kakayahan nitong ipatupad ang soberanya sa teritoryo. Kung sakaling igiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa Sabah, may malaki bang tsansa na maipagtanggol nito ang claim? Ang Malaysia ay isang bansa na may mas modernong military at mas malakas na ekonomiya kumpara sa Pilipinas. Ang anumang pagsisikap na mabawi ang Sabah ay posibleng magdulot ng armadong labanan na tiyak na hindi magiging pabor sa Pilipinas. Sa kasaysayan, ang mga ganitong uri ng teritorial na labanan ay madalas nagre-resulta sa giyera o mahabang negosasyon at sa kasalukuyang sitwasyon tila hindi handa ang Pilipinas para sa ganitong senaryo. Bukod sa kakayahan, mahalaga ring tingnan ang estado ng pamahalaan ng Pilipinas pagdating sa kanilang mga internal na problema. Maraming mga hamon ang kinakaharap ng Pilipinas sa loob ng bansa tulad ng kahirapan, terorismo at korupsyon. Ang pagbabalik ng atensyon sa isyu ng Sabah ay maaaring makasagabal sa mga pagsisikap na solusyunan ng mga ito. Maaaring hindi rin ito maging pangunahing prioridad ng gobyerno dahil sa dami ng mga isyong dapat harapin sa loob ng bansa. Sa kabila ng mga nabanggit na dahilan, patuloy pa rin ang ilang sektor sa Pilipinas na igiit na hindi dapat kalimutan ang Sabah. Para sa kanila, ang teritoryong ito ay bahagi ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas at hindi dapat isantabi ang karapatang ito. Gayunpaman, tila hindi sapat ang suporta mula sa pamahalaan upang maisulong ang claim na ito, lalo na sa ilalim ng mga administrasyon na mas pinapahalagahan ang diplomatikong relasyon at kaunlaran ng ekonomiya kaysa sa teritoryal na pag-aangkin. Ang posisyon ng gobyerno ng Pilipinas sa isyu ng Sabah ay tila isang masalimuot na balanse ng iba't ibang interes. Sa isang banda, mayroong responsibilidad na ipagtanggol ang soberanya at teritoryo ng bansa. Sa kabilang banda, kailangang isaalang-alang ang pangmatagalang epekto ng anumang aksyon sa diplomatikong relasyon, ekonomiya at seguridad ng bansa. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita na ang pag-aangkin sa isang teritoryo ay hindi lamang usapin ng kasaysayan o karapatan. Ito rin ay isang masalimuot na usapin ng politika, diplomasya at pang-ekonomiyang interes. Bukod dito, may mga panukala na dapat mas pag-aralan ng Pilipinas, ang posibilidad ng isang mapayapang resolusyon sa isyu ng Sabah. May mga nagsusulong ng ideya ng pag-upo sa isang negotiating table kasama ang Malaysia at mga kinatawan mula sa mga naninirahan sa Sabah upang talakayin ang posibleng kasunduan na makikinabang ang parehong bansa. Bagamat hindi ito madaling gawin, maaari itong magsilbing hakbang upang maiwasan ang tensyon at pagkakaroon ng mas malaking problema sa hinaharap. Isa rin sa mga lumilitaw na ideya ay ang pagpapalawak ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia pagdating sa pag-unlad ng Sabah. Kung sakaling magkaroon ng kasunduan, maaring magkaroon ng sharing agreement o joint development initiatives sa pagitan ng dalawang bansa upang parehong makinabang sa mga likas na yaman ng Sabah. Sa ganitong paraan, hindi man lubos na makuha ng Pilipinas ang Sabah, maaring magamit nito ang ilang bahagi ng yaman ng teritoryo nang walang kailanganin pang pumasok sa alitan. Hindi rin maikakaila na ang impluensya ng pandaigdigang politika ay may malaking papel sa isyu ng Sabah. Ang mga bansa tulad ng China at Estados Unidos ay parehong may interes sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, partikular na sa mga isyung may kinalaman sa seguridad at ekonomiya sa mga likas na yaman. Ang pag-aangkin ng Pilipinas sa Sabah ay maaaring makaapekto sa mas malawak na geopolitikal na kalagayan ng rehiyon. Halimbawa,
maaring gamitin ng China ang isyu ng Sabah bilang leverage sa sarili nitong mga usaping territorial sa West Philippine Sea o maaring magsilbing dahilan ang isyu para palakasin ng Estados Unidos ang presensya nito sa Southeast Asia upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang mga ganitong dinamika ay nagpapakita ng masalimuot na interplay ng lokal at internasyonal na interes sa usapin ng teritoryo. Sa makatuwid, sa kabila ng mga dahilan kung bakit tila natatakot o nag-aalangan ang Pilipinas, naigiit ang karapatan nito sa Sabah. Hindi maikakaila na ang issue ay masalimuot at puno ng iba't ibang interes mula sa iba't ibang aktor, lokal, regional at pandaigdigan. Mula sa kasaysayan hanggang sa kasalukuyan, ang Sabah ay nananatiling isang simbolo ng hindi natapos na kabanata sa relasyon ng Pilipinas at Malaysia. Ang pagkakaroon ng mapayapang solusyon sa usaping ito ay maaaring maging modelo para sa iba pang bansa na may mga kahalintulad na suliranin sa teritoryo, ngunit kailangan ng matibay na pamumuno, diplomatikong talino at pambansang pagkakaisa upang matagumpay na mahanapan ng solusyon ang isyu. Ang patuloy na pagtutok ng mga mamamayan ng Pilipinas sa isyu ng Sabah ay mahalaga upang mapanatili ang kamalayang pangkasaysayan at pangkultura. Bagamat tila mas pinipili ng mga nakaraang administrasyon na huwag nang muling buksan ang isyu, hindi maikakaila na may mga sektor pa rin sa lipunan na patuloy na naniniwala na may karapatan ang Pilipinas sa Sabah. Ang pagkalimot o pagsasantabi sa usaping ito ay maaaring magdulot ng kawalan ng katarungan para sa mga naniniwala sa lehitimong pag-angkin ng Pilipinas sa teritoryong ito. Gayunpaman, sa kabila ng damdaming makabayan, kailangan ding kilalanin ang mga praktikal na hamon na dulot ng muling pagbubukas ng isyu ng Sabah. Ang pagtutok sa mas mahalagang mga usaping panloob tulad ng kahirapan, seguridad at kalusugan ay patuloy na inuuna ng mga administrasyon na maaring maging dahilan kung bakit hindi napaprioritize ang isyu ng Sabah. Bukod dito, ang pangangalaga sa mabuting ugnayan ng Pilipinas sa mga kalapit na bansa tulad ng Malaysia ay isang mahalagang konsiderasyon sa pagpapasya sa mga usaping teritorial. Sa kabuuan, tila walang madaling sagot o simpleng solusyon sa usapin ng Sabah. Ang kasaysayan at batas ay nagbibigay ng mga argumento sa parehong panig, ngunit ang diplomatikong relasyon, seguridad at ekonomiya ay nagdudulot ng mga hadlang para sa Pilipinas na mabawi ang teritoryong ito. Ang isang bagay na malinaw gayunpaman ay ang patuloy na pag-iral ng Sabah bilang isang mahalagang usapin sa ugnayan ng Pilipinas at Malaysia, isang isyu na patuloy na pag-uusapan at pagdedebatihan hanggat hindi natutugunan ng ganap. Sa hinaharap, ang magiging hakbang ng pamahalaan ng Pilipinas patungkol sa Sabah ay maaring magpakita ng kanilang kakayahang balansihin ang pambansang interes sa konteksto ng pandaigdigang politika at diplomasya. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang kalakaran ng pag-iwas sa alitan, maaring manatiling bahagi ng Malaysia ang Sabah. Ngunit ang diwa ng karapatang pantao at soberanya ay maaring maging isyu ng diskusyon sa loob ng bansa. Ang mga mamamayan ng Pilipinas, lalo na ang mga nasa Mindanao at Sulu, ay may mahalagang papel sa patuloy na talakayan ng usaping ito. Sa huli, mahalaga ang pagkakaroon ng isang mapayapang resolusyon sa usapin ng Sabah. Hindi man madali o mabilis ang proseso, ang pagkakaroon ng malinaw na direksyon at layunin mula sa pamahalaan, pati na rin ang kooperasyon ng mga mamamayan, ay maaaring maging susi upang makamit ang isang patas at pangmatagalang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. Habang may mga bumabatikos at may mga patuloy na nananawagan sa pag-aangkin ng Sabah, nararapat na isaisip ng lahat ang kabutihan ng bansa at ng rehiyon sa kabuuan. Ang isyu ng Sabah ay higit pa sa isang simpleng territorial dispute. Ito'y simbolo ng kasaysayan, politika at pambansang identidad ng Pilipinas. Hanggang sa mahanapan ng permanenteng solusyon, ito'y patuloy na magiging bahagi ng pambansang diskurso at isang hamon para sa mga darating na lider ng bansa. Sa bawat hakbang at desisyon, nararapat na manatiling nakatuon ang Pilipinas sa mapayapang pamamaraan sa pambansang interes
at sa pagkakaroon ng patas na solusyon sa isyu ng Sabah.